Okay, so good evening. So kanina dumating na yung order ko na auxiliary light. So ito siya, no. So in-unbox ko na. No. Saka may kasama siyang on-off switch, no. Ito yung pinaka on-off switch saka dalawang auxiliary light na ikakabit natin kay NK400, no. So bumili na rin ako ng relay saka yung holder niya. So itong pinaka holder, no, ito yung pinaka relay. So bali limang pin ito, no, ng relay. So itong kulay green, ito yung pin 30, no. So ito yung kulay itim, ito yung sa pin 86, no. So ito yung yellow, ito yung pinaka pin 85. Tapos yung red, ito yung sa pin 87, saka ito din yung blue, 87 din. Pero i-eliminate natin to, yung kulay blue, no. So yan yung connection ng relay. Para hindi kayo malito, no, babaklasin niyo itong pinaka pin tapos lalagyan niyo ng tagging. No. So babaklasin muna natin. Na. Ayan, no. Yon. So ito yung pinaka pin 30 85 86 87 87, no. Yon. Yan, kung hindi niyo pa kabisado, yan, babaklasin niyo lang tapos susulatan niyo dito paikot. Yan. Okay. So, bakit kailangan natin ng relay? No, so, yung relay kasi magagamit natin ito sa high voltage drop ng ano, no, ng kuryente natin. So, minsan kasi may voltage drop na hindi kaya ng mga wire natin. No, so kapag wala itong relay, masusunog yung mga accessories natin, yung mga wirings, no. So kaya nilalagyan nila ng relay para makontrol yung daloy, no, ng boltahe doon sa mga components mo, mga wire, no. So yung isa pa, mas maganda na yung mga gauge din ng mga wire, kailangan okay rin siya, no? So para hindi siya masunog. So ito yung pinaka relay natin. Bumili na rin ako ng 3 meters na electrical wire pang reserva, tapos itong electrical tape, no. Bumili na rin ako ng fuse holder. So kailangan natin tong fuse holder, no. Saka bumili na rin ako ng fuse, no. So may fuse sa loob to, no. So 10 amperes yung fuse. Kailangan may fuse din kasi nakakunik ito sa battery natin, no, for safety purposes. Okay, so yon, no. So gagawa tayo ng connection para bukas ikakabit natin siya, no, para makita nyo. So ganito lang, guys. So kung ito yung battery natin, mayroong negative, mayroong positive, no. So ito yung pinaka auxiliary light natin, no? So may wire yan, may wire. So ito yung on and off switch. So on and off switch natin, no. So on off switch, yan ang on off switch natin. Okay, so ano pa ba? So kailangan may fuse, no. So ito yung pinaka fuse box natin, may fuse sa loob. Yan.
Tapos, so yun lang yung kailangan natin. Ay, yung relay, pinaka-relay. So, kung ito yung relay, so, ganyan. Ganyan. Ganito. So, ito yung pinaka-fin 30. Ito yung 85. Ito yung 86. 87. So, 87. Ganyan. No? So, ganyan yung kailangan natin, guys. So, i-coconnect natin siya ngayon. No? So, pagkakabitin natin to. No? So, negative, positive. Negative, positive. So, yung negative, pagkabitin natin. Yung positive, pagkabitin din natin. Yan. Ganyan. No? So, ganito. So, yung negative natin, so, ito yung negative wire mo, papunta ka ng fin 86. Papunta ng fin 86. No? So, ito naman yung positive, pupunta ng fin 87. No? So, 87. So, ito guys, yung isang 87 na ito, eliminate natin yan. Ha? So, i-eliminate natin siya. Tapos, yung fin 85, papunta ito ng on and off switch natin. So, i-coconnect natin on and off switch. No? Yan, pinaka on and off switch. Tapos, yung fin 30 natin, papunta siya dito, yun, sa fuse holder natin. Ito, yun. Tapos, papunta ito ngayon ng positive. Ayun. Okay, no? So, ngayon yung problema natin ito. No? So, yung positive nito, saka yung negative nito. Kung saan natin sila ngayon, kukonek. No? So, ngayon, ito dapat kukonek natin sa auxiliary. Auxiliary, no, sa ignition. Ignition switch, no? Kaso nga lang mahirap baklas din yan si Inky, no? So, mahirapan tayo sa ignition switch. So, yung bala ko, ikakabit ko sa D-light, no? So, yung pinaka D-light mo, no? So, ito yung pinaka mukha ni Inky. Mayroon tayong ilaw dito, no? Yan. So, yung ano kasi na yan, no? So, may wire. Dalawa. Yan. May wire sa dyan. So, susuksok lang tayo dito. No? So, may kulay green, saka brown dyan si Inky. No? So, yung negative nito ng auxiliary light natin na nakakonek sa 86, magja-jumper tayo ng isang wire, papunta siya ng kulay green dito. No? Pupunta siya dyan. So, yung sa switch natin, no? So, yung positive niyan, papunta ng kulay brown. Yan. So, yan guys, yung connection na gagawin natin bukas. No, so, susubukan natin bukas to. Ito yung susundan natin kung gagana siya, no? A few moments later. Okay guys, so ito na si NK400 yung pag-i-install na natin ng auxiliary light, no? So, ipapakita ko na sa inyo ngayon kung paano install yung auxiliary light kasi may lakad kami bukas. So, okay. So, itesting na natin ngayon.
isa, no? So yan. Yan si Martin ni Kakabita. Yan tapos yung isa sa kabila. Okay, so ikakabit na siya natin, no? So tandaan niyo lang, no? So ito yung pinaka auxiliary ng relay natin. So ito yung pinaka socket, no? So ito isang line na ito. Ito yung 30 natin papunta ng positive ng battery. So ito yung 85, no? Yung 85 natin papunta ito ng sa switch natin, ha? Pampunta ito ng switch. Okay, so itong 85 papunta sa negative ng auxiliary light natin. Yung positive ay yung 87 papunta sa positive ng auxiliary light, no? So iko-connect siya natin. So ito yung wire ng auxiliary natin, no? So pinagsama ko na yung positive negative, no? So yung positive natin dito nakakonek sa 87. So ito yung 87 natin. Yan. Okay. So yung 87. So ito sa 86. Yung 86 natin papunta dito sa negative ng auxiliary. Papunta sa negative ng auxiliary light. Okay. No, so, nakakabit na tayo. Okay. So, ito yung papunta sa ano natin, no? Yun. Ito yung papunta sa switch natin. Itong wire na to. So, kung nakikita nyo, yan. Ito. So, kinabit ko dyan yung ito. Yung on-off switch. Yan. Yung on-off switch, no? So, naka-off siya. So, yung wire nyan, ito. Yan. Ito yung pinaka-wire nya sa ground, no? So, iko-connect natin yan dito sa 85. Yan, sa 85. Kukunik natin siya sa 85. Tapos yung isang positive noon, no? Ikukunik natin sa positive ng D-light. No, pinaka D-light ng inki natin. Doon natin siya ikakabit. Tapos, sa negative nito, so, pagkakabit tayo sa negative, no? Para i-connect din natin ito sa negative sa daylight din, no? So yung positive ng positive nito yung on off natin na switch papunta din sa positive ng daylight, no? So ito, i-eliminate na natin to kasi 87 din siya, no? So 87 ito. Tapos ito yung 30. So papunta ng battery. Okay, so ito yung battery, no? Yan. Okay. Papunta ng battery. So yun guys, no? So bali, temporary lang muna ito, no? Kasi kakabit din natin yan sa ano. Hahanapan ko, inabot na tayo ng gabi bukas, hahanapan ko na lang ng madadaanan itong mga wire natin, no? Kasi masyado na ngayon ang gabi.
Okay. So, yan. Temporary lang muna, no? Temporary lang muna siya. So, bukas, so ito yung 30 niya, papunta ng battery. Kasi inabot na tayo ng gabi, no? So, temporary lang muna itong battery. Ito yung battery, ito yung pinaka fuse box natin, tapos may fuse sa loob, no? Yan. Yan yung wire. Papunta siya dito, no? So, ito yung kulay green. Ito yung number 30 natin. Yan. Number 30. Okay? No? So, ito yung mga auxiliary light natin. Tapos, dito tayo magkukunik, no? Sa D-light ng NT400 natin, no? So, okay? So, start na natin para makita nyo. Yan, no? So, naka-off muna yung switch natin, no? I-off ko muna. O, naka-off muna. No? So, start natin. Okay. So, yan yung pinaka-ilaw, no? Yan yung pinaka-ilaw na sa headlight. So, ngayon i-off natin. Yun. Ilaw na. Ayan, no? Ah. So yun yung isa. Okay. So off. Wala. Okay. So nawala siya. Ha? Yun. Tingnan nyo yung on and off niya dyan. Naka-off siya. So i-on ko ngayon. Sa ngayon guys, kasi inaabot na tayo ng gabi, no? So, thanks for watching.